Tagal bago na pagpatuloy. Mukhang ako na lang nakakaalala na ginagawa ko to. Kung sakaling naalala nyo pa o kung hindi na, check nyo yung Guitar Tips 2.0. Sinabi ko doon na isa sa influence ko, bahista. Si Kuya Walter, bahista namin sa church yan. Sa tuwing ika'y dumaraan, natutunan talaga sa kanya yung feel, yung groove. Bawat tugtog niya may pakiramdam, hindi lang basta ginagawa yung chords. Yan kasi yung isa sa nakikita kong sasabi natin parang problema ng mga nagsisimulang mag-gitara. Walang pakiramdam yung tugtog. Parang basta matugtog yung chords, basta alam yung chords, yun na yun. Maganda rin naman syempre yung alam natin yung chords ng mga kanta, mga tinutugtog natin. Pero syempre, paano ba tinutugtog? Paano ba tinitipa yung bawat string? Hindi porke alam na yung chords, yun na yun eh. Yung si, sinasabi ko sa inyo, si Kuya Waltz, Kuya Walter Abad, yan, search niya yan. Magaling na bahista yan. Mahilig siya sa, isa sa hilig niya yung funk. Sa kanya ko unang natutunan yun eh. Kasi pumasok ako sa grupo namin sa church, ang alam ko lang rock or yung mga OPM nun na mga sinusundan ko. Pero bukod sa funk, marami pang alam gawin niya si Kuya Walls. Pero magandang example kasi yung funk sa sinasabi kong feel yung, o yung pakiramdam. Ito example, sabihin natin yung chords, D major 7, C sharp 7, tapos F sharp minor 7. Isang way na pwedeng tugtugin yun, tapos gawin natin funk. Medyo naging funky siya na medyo soul na gano'n, parang gano'n. Pero syempre, depende yan sa, pag sa banda ka na natumutugtog, depende yan syempre sa feel din ng mga kasama mo. Mostly sa drummer. Tulad nga sabi ko, si Kuya Walt, si bahista siya. So, sumasabay siya sa drums. Hindi naman bahista lang ang may role na gano'n. So, tayo rin, gitarista, kahit nga yung iba pang members ng banda. Mostly nagre-rely tayo sa drums. Same sa pinakamahalagang matutunan ko. Madami-dami na rin ako nakasabay tumugtog. Siyempre, dalawang kuya ko, given na yan, magaling talaga. Sarap talaga kasabay niyan. Masasabi ko may chemistry na kami. Pero isa sa pinaka-favorite ko na drummer talaga nakasabay, yung kung kilala niyo yung Crayons na banda, yung drummer noon si Jerome Abelio. Yeah! Shout out! Magaling yun. Ang sarap kasabay nun, grabe. Iba
iba rin din tugtog niya, pero nakakasundo ko talaga siya sa rock na tugtugan. Hindi ma-heavy metal, ha? Basta yung may pakiramdam. Yun nga rin yung sinasabi ko, hindi lang naman funk yung may groove. Meron ding rock groove, merong blues, iba rin yung feel ng jazz, hip-hop, R&B, iba-iba yan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung konting examples. Bale, yun. Yun yung mga kadalasan na pinagkukunan ko ng style. pinaghahalo-halo ko na lang yun. Yung funk, rock, blues. Minsan konti sa jazz, pero hindi pa ako ganun ka-confident dyan eh. Konting tip na lang din. Example sa funk. Paano ko ba pinapatunog na funk? Isang magandang technique dyan, guy. Ito yung... Katutunan ko to kay John Frusciante sa Red Hot Chili Peppers. Example, ito. Bigyan ko muna kayo ng notes. Para yun yung notes. Ipe-play mo siya ng isang string lang yun eh. Isa-isang string lang yun, di ba? Yung ipe-play mo, maraming strings. Habang nakamute yung mga ibang strings na yun. Ayan, kung mapapansin nyo, habang pinipindot ko yung mga notes kanina, nakamute ako kanina sa ibang strings. Tsaka mo siya sa strum o ipa-pluck. Ganun. Tapos hindi lagi nakasustain. Pag napansin nyo, nag-i-stop-stop ako sa bawat notes na tinitipa natin. Sa blues, medyo madami. Sa ibang episode na lang. Pero may konti lang akong iiwan dito sa pag-lead na lang ng blues. Sabi ko na rin yata ito sa mga nakaraang episode. Yung bend, mahilig ako dyan sa bend. Kaya kadalasan sa mga blues, di ba, binibend talaga yung mga strings sa mga lead eh. Tapos yun, yung pag napansin nyo yun, yung ginawa ko dun, major, minor, pentatonic, pinaghahalo ko. Tapos ayun, may malakas, may mahina na pag-atake. Ayun, bakit ba importante yan yung may feel yung pagtugtog natin? Sa akin, para sa akin yung ano kasi, yung marunong ka mag-adjust sa ano bang binibigay ng mga kasama mo, ano bang tunog na naririnig mo, paano ka sasabay, malaking bagay kasi yun eh. Siyempre may mga kantang, ito isang magandang example eh, may mga kantang mabigat, sugot yung feel, may mga kantang
malambing, parang love songs, ganyan. Oo, may mga effects tayo, may mga iba't ibang chords. O, doon tayo sa, ano, sa tunog ng gitara, tsaka sa effects. May mga iba't ibang klase ng tunog ng pickup, ng gitara, ng amp. Pero, nanggagaling pa rin yan mismo sa daliri pa rin natin, kung paano pa rin natin pinapatunog yung gitara. So, ayun, yun lang. Sana nakatulong kahit paano, kahit konti. Abangan nyo yung next. Maraming salamat sa panonood. Like and share na. Subscribe. Yahin ako. See you. Bye, guys.